Masyado na umanong luma at hindi na angkop sa panahon ang Labor Code. Kaya naman pag-aaralan ng Department of Labor and Employment ang mga provision nito na pwedeng amyendahan at na makatulong hindi lamang sa mga manggagawa, kundi maging sa mga employer. May ulat si Jillian Jeronimo. Bubusisiin ng Labor Department ang Labor Code of the Philippines at ang mga nakaraang issuances ng ahensya upang mas maiging maipaliwanag ang mga tuntunin para sa mga manggagawa at employers. Sa panayam ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa PTV, sinabi niya na nauna na itong pinag-usapan ng DOLE at ni Senate Committee on Labor Chair Jinggoy Estrada. Mahalaga raw kasing i-update ang Labor Code na naaayon sa panahon dahil iba na ang mga problemang kinahaharap ng mga manggagawa at ng mga employers. It's probably really high time because labor code, the Labor Code of the Philippines is a 1974 vintage and medyo matagal na siya. Sinabi niya na layo nilang mapadali ang sitwasyon ng mga manggagawa at matulungan ang employer sector. Dahil rito, titignan ng DOLE kung maaaring amyendahan ang mga conflicting at nakakalitong probisyong nakapaloob sa Labor Code. Isang halimbawa na raw ang employment contract arrangement. Yung provision na may kinalaman sa dapat pagka six months dapat talaga maliwanag na kung nakapasa ka sa iyong standards na sinabi sa iyo ng kumpanya from the start ng iyong employment, dapat maliwanag na rin yan, hindi na yung subject sa mga iba pang interpretasyon. What follows next should be regularization niya, nang sa ganun naman medyo magkaroon siya ng katiyakan sa trabaho. Sang-ayon naman ang Employers Confederation of the Philippines sa plano ng DOLE na i-review ang Labor Code. Pinakamaganda raw na isaayon nito sa International Labor Code. Totoo yun at antiquated na yung Labor Code natin. Dapat talaga i-revise na yan eh. Ayon kay Ortiz Luis, ilan sa mga dapat linawin sa Labor Code ay ang mga probisyon tungkol sa sahod, termination at apprenticeship hiring. Sang-ayon rin ng Trade Union Congress of the Philippines, isang samahan ng mga labor groups, sa nasabing pagsusuri ng Labor Code basta't makonsulta dapat lahat ng stakeholders. Mahalaga rin daw na suriin ang mga labor issuances o department orders kasabay ng pagsusuri sa Labor Code upang maiayos ang relasyon ng mga manggagawa at ng mga employers. Ang mahalaga din dyan, Jillian, ay yung kanyang garantiya na ito ay gagawin sa isang proseso na mabuti at komprehensibong konsultasyon ang magaganap. Kinakailangan lang muna maghain ang panukalang batas si Estrada para rito at counterpart bill sa Kamara para matuloy ang pag-amyenda sa Labor Code ayon kay Laguesma. Jillian Jeronimo, para sa Bayan.